guys, it's Mini Vlog 28. So ayan na nga guys, yung mga naipon naming barya, bali naipon namin yan guys ng mga 2 years and bibilangin na namin ngayon. Kasi yung mga iba, kinakalawang na kaya kailangan na namin bilangin at papalit na din namin. So come on, samahan nyo kami! And guys, may mga 20s, tapos 10s, tapos 50s, and mga piso. Mahirap silang i-sort kasi nga, di ba ngayon guys, yung mga bagong coins, para-parehas na sila ng kulay. Kunwari yung 5 pesos, parang piso na lang siya. And same din sila halos ng size, kaya yan, nahirapan din kaming mag-sort. Mahilig talaga ako mag-collect ng mga coins guys. Kunwari pag nasa labas ako, madalas pinambabayad ko is mga paper bills para pag uwi ko madami akong mga coins na dala. And ayun, magtataka na lang ako bakit sobrang bigat ng bag ko. And yun guys, makikita ko na lang na sobrang dami na napala ng mga coins.
natapos na din. Ayan, guys. Ilalagay na lang namin siya sa plastic yellow dahil hindi na kami makahanap ng scotch tape. Bali, in total, naka-ipon kami ng 5,970. O, diba guys, sa mga barya lang na kaipon kami. And may pambayad na kami ng tuition ng mga kids. And ayan guys, pala gumawa din ako ng banana loaf. Bale, minix ko lang yung softened butter, brown sugar, and white sugar. Ayan guys, i-mix nyo lang siya hanggang maging creamy. Tapos nagpalit ako ng attachment. Paddle kanina yung gamit ko and ngayon is Swiss na. Tapos nag-add na ako yan, yung mga liquid ingredients. Yan yung egg, vanilla, tapos meron din yung buttermilk. Ilalagay nyo lang siya ng konti-konti lang hanggang ma-mix lahat. Don't forget to scrape your bowl pala sa side, guys. And ayan, pag okay na, you can add na the mashed bananas. Bali, ginamit ko dito is mga 7 to 8 pieces na overripe bananas. Much better kung overripe, guys, para mas masarap yung kalalabasan. Ayan, guys, i-mix nyo lang ulit. Tapos, after ma-mix nyo na, i-add nyo na yung dry ingredients. Ayan, yung dry ingredients is pinagsama ko lang, sniff ko lang together yung flour, baking soda, and salt. Ayan, guys, i-mix nyo lang hanggang mag-incorporate yung mixture nyo. Tapos, huwag nyo siyang i-overmix. Pag ready na yung mixture nyo, ilagay nyo na sa prepared pan nyo, guys. Ako, ilalagay ko siya sa aluminum loaf tray. And, ilalagyan ko lang ng walnut sa taas. Pwede nyo din siyang lagyan ng kahit any kinds of nuts. Tapos, pwede din kayo maglagay ng chocolate chip para mas masarap. Tapos, i-bake nyo na siya sa preheated oven, 350 degrees Fahrenheit for 45 to 1 hour. So, ayan guys! Luto na siya, tapos ilagay nyo lang siya sa cooling rack para lumamig. Ayan, salamat sa pagsama and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! And keep safe!